Alright, good day mga lods. So meron tayo ulit package dito, no? Sa nalin. Meron tayo ditong tail tidy. Magkakabit tayo ng tail tidy sa ating motor. Pang ano to, mga boss? Pang sniper 150. Titignan natin kung swak sa real gun 150 FPI. Kung hindi man, magmamodify tayo. Gagawin natin ng paraan para magkasya. Hindi ko alam kung ito yung brand niya. Ayan, Surfy. Ano to mga boss? Magnetic tail tidy. Ayan siya. Okay. Ito yung style niya. Then pwede siyang i-fold. Ayan o. Ayan. Tapos, kasama na rin siyang plate light. LED na. May tornillo din para i-mount dito. Problema, yung wire niya hindi siya walang kasamang insulation. Ito, and so lalagyan na lang natin to ng balot para hindi siya exposed. Para sa gabi, syempre nakikita pa rin yung plaka na. So papasok sa ano ng LTO, kailangan may plate light. Basta bumabagsak. Ewan ko lang pag nalubak na malakas. Pero hindi naman siguro. Yung connection na ito, kailangan may connect mo siya dun sa tuck na connection ng plate light dito. So, meron akong mga lumang ano dito. Bullet type connector. Kasi bullet type kasi yung ano natin eh. Yung connector ng plate light natin. Ayan, luma lang to. Pinagputulan ko dun sa mga kinabit kong mini driving light. So, idudugtong ko dito. Ito na lang, lalagyan ko na lang siya ng drinkable tube para hindi kitang-kita yung wire. So kung hindi man siya magiging plug and play, na obvious naman hindi plug and play kasi pang sniper nga, gagawin ko na lang siya ng paraan. Siyempre bago natin ito makabit, tanggalin na muna natin yung stock na rear fender natin. Okay, let's go! Na yung magic washer ko dati eh. Para pamantay itong fender ko dito sa gulong. Dalawang washer na medyo makapal. Antag muna natin yung socket ng plate light natin. Ngayon yung sinasabi ko, naka bullet type kasi siya kaya lalagyan natin ng bullet type yung ilalagay nating plate light. Tapos, hugot lang. Para makabit natin ito sa radar natin, kailangan natin ng dalawang Allen. Stainless na rin ginawa para hindi kalawangin kasi prone ng kalawang sa ibaba. Sinatatalsikan. Didos yung kanyang haba. Kailangan din natin ng spacer. May nakita ako ditong bola na pang bit tsaka isa pang spacer. Pwede naman kung wala kayong spacer na ganito, yung mga washer, pagtabi-tabihin nyo lang sa mga reach nyo yung ganito. Kasi medyo malalim yung lagayan natin ng stock na fender. So, kailangan natin ng spacer. Kailangan lang na-discarte. Yan, sa akin, so bola ng Honda Beat. Tapos, isa pang spacer na ganito. Dalawang side yan. Magiging ganito siya. Tapos, magiging ganyan. Tapos ito, aabot na to dun sa thread. Yung stock thread natin para dun sa rear fender. Kabilaan yan. So, dito hindi na tayo maglalagay kasi hindi siya tapat sa butas. Dalawang bolt lang, okay na. Yan, so, kabit na natin. Ngayon lang naman yung kailangan mong idagdag sa kanya. 2 inches ng haba na tornillo dito na kasing laki ng stock. Tapos yung spacer nga natin na flyball, panggilid ng scooter. Tapos may konti pa na nagdag spacer pa. Kung wala naman, patong-patongin mo lang yung mga washer. Yan, so yun lang.
Yan siya. Diba? Konting diskarte lang naman yung kailangan para may kabit mo siya. Yun lang, yung spacer lang. Tapat naman dun sa butas yung bandang dulo na butas nung ano. Itong tail tidy na to. Yan siya. Alright, so nilagay ko na rin yung kanyang plate light. Kagaya ng sabi ko, binalutan ko lang siya ng shrinkable tube. Hindi ko na ano to, hindi ko na pinaso yung shrinkable tube. Tapos nilagyan ko ng bullet terminal para swak siya dito. Yan. So, paano malalaman naman kung positive o negative yung terminal natin? Ito, yung red, positive yan. Yung yellow, ayan yung negative. Paano mo naman malalaman dito sa socket natin? Simple lang po yan. Ano, sasalpak mo lang siya, trial and error mo lang. And then, i-on mo yung ignition. Tapos, i-on mo lang yung park light natin. Pag hindi umilaw, ibig sabihin baliktad. Kasi may polarity yung ano natin, yung plate light. Gawa ng LED kasi yun. Unlike dun sa stock na bulb type. Kaya walang polarity kahit magkabaliktad. Ito, kailangan nasa positive yung positive na ito, positive yung dito. Yun lang, iti-testing mo lang siya. Trial and error lang. Pag di umilaw, baliktarin mo lang. Tapos, may ilaw na yun, sigurado yun. So, yun. Yan, so, bibigyan ko na lang kayo ng tip. Yung red, which is positive. Ito yun, yung gray. Gray dun sa socket. Yung negative naman, yellow. Dito siya sa black with gray stripe or white stripe yan. Yung solid na gray, ayan yung positive. Yung black naman na may stripe, ayan yung negative. Ayan. Ayan, umilaw na. Alright. Ito pala mga lod, nilagyan ko to ng zip tie yan, kasi may butas naman yan dito. May zip tie yan para pag kaldag ng motor or pag nalubak ka ng medyo malakas, hindi bababa to kasi hindi kaya ng magnet eh. Yan, so nilagyan ko siya ng zip tie para hindi na siya bababa. Yan, hindi naman siya halata kung hindi mo talaga tututukan. Then yun nga, sabi ko nga, takpan yung butas dito kung saan pumunta yung wirings ng plate light para pag tumalsik yung dumi galing dito sa gulong, hindi papasok dun sa loob. Ayun lang naman. Okay, so maganda naman tong item na to, matibay. Ang problema lang nito, siyempre kung tatanungin nyo kung matalsik ba, natural na matalsik mga boss. Ganoon naman talaga yan eh. This forma kumbaga. So yun lang, ride safe sa lahat at peace sa inyo.